Bago tayo magsimula, shoutout muna para kay Nemisio Osorio. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating channel. At dahil marami ding nagsasabi na magbigay ako ng free hoodie at t-shirt. Yes! Meron tayong raffle para sa mga palaging nakasubaybay sa ating channel. Kung sinong merong top fan badge or yung palaging nagko-comment sa ating YouTube channel or Facebook page, automatic kasama na sila sa raffle ng t-shirt at hoodie. Kaya starting today, comment lang tayo ng hashtag ang ninuno raffle. Kung sino yung palagi kong nakikitang mag-comment, malaki ang chance niya na manalo sa December ng hoodie at t-shirt. Yun lamang GIP, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang barang ay parang lason lang din, Beron. Kailangan mo lang alamin ang pinag-ugatan para malaman ang lunas nito. Ngunit mapanganib ang pagkumpronta sa isang bambabarang, lalo na kung isa itong batikan. Pero alam mo, hindi lang naman sa masamang gawa nakikilala ang isang bambabarang. Napatingin si Beron kay Uloy. Dahil sa totoo lang, wala itong alam sa taglay na kakayahan at katangian ng mga mambabarang. Paano niya naman po nasabi na may mabuting katangian ng mga mambabarang? Dahil sa pagkakaalam ko, puro kapahamakan lang ang dulot nila. At sila ang pinakamahigpit na kalaban ng aming angkan. Natawa si Uloy dahil sa kabila ng pagiging magaling na manggagamot ni Veron. May mga bagay itong hindi nalalaman sa larangan. Pasensya ka na ha, pero hindi ko lang din kasi lubos na maisip na may mga bagay ka pang hindi nalalaman. Pero ang mga mambabarang ay mahusay ding manggamot. Kaya nilang magkalas ng sumpa ng kulam, pumatay ng kapwa mambabarang. Sila din ang tanging nakakalunas sa gawa ng kanilang kapwa. Wika ni Uloy. Sinimula ni Beron ang panggagamot. Nung una ay nahihirapan siya. Ngunit nang lumaon ay tila unti-unting nagagamay ng binata ang panggagamot sa kanyang pasyente. Sa ngayon, magiging maayos na ang kanyang pakiramdam. Pero kailangan nating mahuli ang mambabarang upang tuluyang mawala ang sumpa sa katawan niya. Wika ni Beron sa mga kamag-anak ng pasyente. Hinayaan niya din itong manatili ng ilang araw sa kanilang tahanan upang mas mabantayan. Ako nang bahala sa pagtunton sa mambabarang. Magpahinga ka muna dahil sa oras na malaman ko ang lugar, siguradong mapapalaban ka na naman. Wika ni Uloy. Sinunod ni Beron ang sinabi nito. Pumasok sa kwarto ang binata at humiga sa kanyang katre. Nakatitig lang ito sa kisame ng bahay habang iniisip ang mga naganap. Hindi niya akalaing may mga bagay pa siyang hindi nalalaman sa mundo ng espiritwal. Medyo malalim na din ang gabi nang matapos sila sa panggagamot. Napagod ng husto ang katawan ng binata, kaya minabuti niyang matulog. Ngunit ilang minuto pa lang siyang nakapikit nang biglang narinig ang pagtawag ni Uloy. Dali-daling lumabas ng silid si Veron at pinuntahan ng kasama sa labas ng tahanan. Humahangos ito habang hawak ang garapong pinaglagyan ng uwang. Ito ang nakuha nila sa katawan ng pasyente. Anong nangyari, Uloy? Bakit parang hinabol ka ng 10 engkanto? Tanong ng binata. Tumingin sa kanya si Uloy. Laking gulat ni Beron nang biglang may lumabas na dugo mula sa ilong nito. Malakas! Malakas ang mambabarang, Beron. Sa palagay ko, hindi mo siya kakayanin. Tugon ni Uloy. Matapos niyang magsalita ay nawalan ito ng malay. Sa sitwasyon ng kasama ay alam na ni Beron na natuntun nito ang kalaban. Dinala niya sa loob ng tahanan at hinayaang magpahinga. Kinabukasan ay maaga silang nagising upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Ipinaliwanag ni Uloy ang mga impormasyong nakalap mula sa mambabarang. Mabilis niya akong naramdaman. Hindi pa man ako nakakalapit sa dome ng mambabarang, nagawa niya akong batuin ng tigalpo. At hindi lang basta tigalpo. Kamuntik ang humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan.
Sinasabi ko sa iyo, Beron, malakas ang mambabarang na to. Wika ni Oloy. Alam ng binata na totoo ang sinasabi nito. Isang malakas na manggagamot si Oloy at hindi basta-basta tatabla ng tigalpo. Kung talagang malakas siya, mukhang kakailanganin kong gamitin ang tungkod kapag nagkarap kami. Nagtaka si Oloy sa sinabi ni Beron. Dahil ang buong akala nito, gamit-gamit na ni Beron ang kapangyarihan ng tungkod sa panggagamot. Teka, anong sinasabi mo, Beron? Hindi mo pa ginagamit ang kapangyarihan ng tungkod. Hindi ba't? Naputo lang sasabihin ito dahil si Mang Hunyo ang nagpaliwanag. Hindi pa nagagamit ni Beron ang kapangyarihan ng tungkod ng ahas. Kahit nung nagkaharap kayo, hindi masukat na kapangyarihan ang taglay ng tungkod na yan. At ang ginagamit ng anak ko ay ang mga aral na ibinubulong ng gabay ng tungkod. At kahit katiting, hindi pa na ipapamalas ni Beron ang totoo niyang lakas. Kaya kung nag-aalala ka kung hindi niya kakayanin ang mambabarang, pwes manood ka, Oloy. Wika ng matanda. Napatingin naman si Oloy kay Beron. Dahil kung titignan si Beron ay parang normal na binata. Sabihin mo sa akin ang kinaroroonan ng mambabarang, Oloy. Ako na mismo ang susugod sa kanya. Hindi ko maaaring patagalin ang ganitong kasamaan. Batay sa pagpapaliwanag mo, hindi likas na masasama ang mga mambabarang, kaya gusto kong malaman kung bakit sila namemerwisyo. Wika ni Beron. Agad namang tumayo si Oloy. Sinabing sasama siya kung sakaling kakailanganin ng tulong ng binata. Tumingin si Beron kay Oloy at hinaplos ang kanyang kanang braso. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang kumilos ang itim na pilat sa kamay ng binata. Unti-unting gumapang ito papunta sa kanyang palad pababa sa lupa, hanggang sa tuluyan itong maging itim na tungkod. Kung handa ka na, aalis na tayo. Wika ni Beron sabay hakbang palabas ng tahanan. Papasikat na ang araw ng mga sandaling iyon. Hindi na nila nagawa pang matulog dahil sa mga kaganapan. Nanatiling nakatulala si Oloy sa pintuan. Naalimpungatan lang ito nang tapikin ni Mang Hunyo ang balikat niya. Abay, kumilos ka na! May iwan ka ni Beron! Dali-daling kumilos si Oloy at sinundan si Beron. Habang naglalakad ay napapansin nito na napakatahimik at panatag ng presensya ng binata. Ni hindi man lang siya nakakaramdam ng kahit katiting na takot mula dito. Maya-maya pa ay huminto si Beron. Iniharang nito sa daraanan ni Oloy ang tungkod habang tumitingin sa buong lugar. Mukhang hindi na natin kakailanganin pang punta ng bahay ng mambabarang. Nandito na siya. Wika ni Beron. Dali-daling nagkarga ng dasal si Oloy. Napangiti naman ang binata dahil ramdam niya ang pagkataranta sa kasama. Napainto sa pag-uusal si Oloy nang ilapat ni Beron ang dulo ng tungkod sa lupa dahil nabitawan niya ang hawak na libreta. Huwag kang aalis sa likuran ko. Walang mangyayari sa'yo dahil protektado kita. Wika ni Beron. Napangiti na lang si Oloy dahil nakalimutan itong isang babayla ng binata at kayang gumawa ng isang dome kahit saan niya naisin. Mabuti na lang talaga at naging kasangga kita, Beron, kung itinuloy ko ang pakikipagkumpetensya sa'yo. Malamang sa kangkungan na ako pupulutin. Tugon ni Oloy. Habang tumatagal sila sa lugar ay mas lalong lumalakas ang presensyang nararamdaman ni Beron. Papalapit na siya, Oloy. Hanggat maaari, huwag kang gagawa ng kahit anong ikakapahamak mo. Wika ng binata. Maya-maya pa ay nagpakita ang isang matandang lalaki sa kanilang harapan. Nakasuot ng mahabang damit. May mga nakasabit ng bungo ng hayop sa liig. May mga gumagapang na makamandag na hayop sa buong katawan nito.
Ikaw pala ang babae lang usap-usapan ng lahat. Hindi ko akalaing napakabata mo pa. Hindi ka ba nanghihinayang sa buhay mo? Sa pakikipagharap mo sa akin, para mo na ding itinapon ang pagkakataon maranasan ang ganda ng buhay. Wika ng mambabarang na itago na lang natin sa pangalang Bulan. Batay sa kanyuan ito, masasabi ni Beron na isa itong batikan. Wala po akong dapat pang hinayangan. At saka kung meron mang manghihinayang dito, kayo po ata yun. Biglang nabura ang ngiti sa mukha ng mambabarang, lalo na nang makita niyang kampante ang mukha ni Beron. Para yatang masyado tayong nagmamataas. Sana lang hindi ka puro salita, binata. Wika nito habang hawak ang suot na kwintas na yari sa bungo ng hayop. Itinapat niya ito kay Beron. At mula sa mata ng bungo, lumabas ang isang makamandag na ahas. Bumaba ito sa lupa at gumapang papunta sa kinakatayuan ni Beron. Akmang tatakbo na sana si Uloy nang hawakan ng binata ang kanyang damit. Kakasabi ko lang na huwag kang aalis sa likod ko. May kakulitan ka din eh. Wika ni Beron sabay hagis ng kanyang tungkod sa lupa. Nagulat si Beron dahil naging isang malaking ahas at nilunok ang alaga ng mambabarang. Totoo nga ang sabi-sabi. Itim na tungkod ng ahas nga ang gamit mo. Pero hindi ako natatakot sa iyo, binatang babaylan. Marami na akong napatumbang kagaya mo at ikaw na ang susunod. Wika ng mambabarang. Hindi naman umiimik si Beron at inantay lang ang susunod na gagawin ni Bulan. Naglabas ito ng isang bias ng kawayan at hinati sa gitna. Sa pagkakataong iyon, napakadaming makamandag na insekto ang gumapang papunta kay Beron. Hindi na napigilan ng binata si Uloy. Tuluyan itong napatakbo dahil ito talaga ang kahinaan niya. Pasensya ka na, Beron. Talagang malaki ang takot ko sa mga lupihan. Napailing si Beron at muling hinarap si Bulan. Ang sumunod na ginawa ng binata ang nagpahanga kay Uloy. Hinayaan niyang gumapang sa katawan ng mga insekto. Ilang sandali pa, isang alupihan ang gumapang papunta sa kamay. Nanatili ito doon at nang ituro ni Beron ang kalabang mambabarang, isa-isang nagsibabaan ng mga insekto at bumalik kay Bulan. Paano mong nagawang utosan ang mga alaga ko? Walang ibang nakakapag-utos sa kanila kundi ako. Tanong ni Bulan. Ang pinag-ugatan ng kapangyarihan niyong mga mambabarang, lahat yan ay nagmula sa mga babaylan. O baka nakakalimutan mong babaylan ang kalaban mo? Ngayon ako ang magtatanong sa'yo. Gusto kong sumagot ka ng maayos. Dahil alam mo na ang mangyayari kapag nagkamali ka. Napalunok ng laway ang mambabarang. Dahil si Beron ang pinakaunang babaylan na nakaharap niya na may kakayahang mag-utos sa mga alaga niya. Alam ko na kung ano ang pakay niyo. Hindi ba't naparito kayo dahil may pasyente kayong nabiktima ng barang? Alam mo bata, hindi ko alam ang dahilan kung bakit ka nag-aksaya ng oras sa pagtulong sa mga taong yon. Eh kung tutuusin, nararapat lang sa kanila ang maparusahan dahil sa mga ginagawa nilang kabalbalan. Oo, ako ang nagparusa sa kanila sa ilalim ng pag-uutos ng isang taong may matinding galit. Kinamkam nila ang lahat ng ari-arian ng taong yon. Niwala man lang nagawa ang pobreng matanda. Naawa ko sa kanya dahil yun na lang ang pinagkukunan niya ng ikabubuhay. Alam kong hindi kayo naniniwala pero tumutulong lang din ako. Kung gusto nyo, sasamahan ko pa kayo sa nagpagawa sa akin. Para kayo mismo ang umalam kung totoo ba ang sinasabi ko o hindi. Wika ni Bulan, sabay lakad palayo. Sinundan naman siya ni Beron.
Sadali lang, Beron. Magtitiwala ka sa kanya. Eh baka patibong yan. Wika ni Uloy. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, Uloy. Kaya itigil mo na ang karuwagan mo. Tugon ng binata. Dinala sila ni Bulan sa isang maliit na kubo. Doon ay nakita nila ang isang matanda na nagsisibak ng kahoy. Agad binati ng mambabarang ang matanda at may inalabas itong isang supot na naglalaman ng mga pagkain. Ayos na po ba ang kalagayan niyo dito, Manang Permen? Siya nga pala, may mga kasama kong kaibigan. Binata, magpakilala kayo. Wika ni Bulan. Dali-dali namang nagpakilala si Beron. Beron po ang pangalan ko at yung kasama ko po si Uloy. Ikinagagalak po namin kayo makilala, Manong Fermin. Tumangulang ang binata bilang tugon. Sabay baling ng atensyon kay Bulan, nagtanong kung ano ang sadya nila. Kung hindi niya po na itatanong, mga manggagamot ang dalawa kong kasama. Sa kasamaang palad, sila ang hiningian ng tulong ng mga taong ipinatrabaho niyo sa akin. Nais daw nilang maunawaan kung bakit niyo yon ginawa. Kaya dinala ko sila dito. Pagpapaliwanag ni Bulan. Ah, ganun ba? Bueno, maupo muna kayo. At iahanda ko lang yung pasalubong ni Bulan. Pag-usapan natin ang mga nangyari. Tugon ng matanda. Kumuha siya ng pagkain at nagsimulang magkwento. Ayon sa kanya, niloko sila ng pasyente ni Beron. Pinangakuan ng malaking halaga kapalit ng kanyang lupain. Ngunit taon na lang ang binilang ng matanda. Hindi pa din nagpapakita sa kanila ang lalaki. Hanggang sa tuluyan na ngang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa karamdaman. Ipinenta ko ang lupa para maipagamot ang asawa ko. Pero ito ang nangyari. Hindi ko nakuha ang pera at napalayas pa kami sa sarili naming lupain. Ngayon sabihin mo sa akin, sinong matinong pag-iisip ang hindi magagalit? Wika ni Mang Fermin. Napabuntong hininga si Veron at nagsalita. Mawalang galang na po Tatang Fermin. Pero hindi naman po lingid sa kaalaman nyo na masama ilagay sa kamay natin ang batas. Nauunawaan ko po ang lahat. Alam kong naging biktima lang kayo. At opo, may karapatan po kayo magalit. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede niyong parusahan ang kapwa nyo. Alam ko wala ako sa tamang edad para magbigay ng pangaral. Pero sana naman po, mapagtanto nyo yung mga sinasabi ko. Wika ni Beron at dali-dali na silang nagpaalam. Nagpa siya nang umuwi ang dalawa. Wala na silang magagawa para mabago ang isipan nito. Ngunit habang nasa daan ay muli silang hinarang ni Bulan. Sandali lang, Beron. Ipainom mo to sa pasyente ba? At kinabukasan gagaling na siya. Sana ito na ang huli nating pag-aarap bilang magkaaway. Wala akong masamang intensyon. At sana maunawaan mong tumulong lang din ako sa mga nangangailangan. Wika ni Bulan at naglaho na sa gilid ng daanan. Dali-dali namang umuwi sina Beron at pinainom sa pasyente ang dalang gamot. Hinayaan nila itong magpahinga. Hindi nga nagkamali si Bulan nang sabihin niyang gagaling ang pasyente dahil kinabukasan. Nang tignan nila ang katawan nito, parang walang nangyari. Mabilis na naghilom ang mga sugat na gawa ng insektong itinanim ng mambabarang sa katawan nito. Ayan, Manong Simo. Sana naman magsilbing aral sa iyo ang nangyari. Binigyan ka ng ikalawang pagkakataong mabuhay. Kaya gawin mo kung ano man ang sa tingin mong tama. Ibalik mo ang lupain ng matandang si Mang Permin. Pangaral ni Beron. Sumunod naman ang pasyente at tumigil na ito sa masamang gawain. Ilang araw ding naging payapa ang lahat. Bumalik na din si Beron sa pagtatrabaho sa minahan. Napansin ng binata na may mga bagong trabahador. Nung una ay hinahayaan niya lang ang mga ito.
dahil maayos naman ang kanilang pagtatrabaho. Hanggang sa dumating ang araw na pinagdiskitahan nila ang pinsa ni Beron na si Pidong. Ginawa nilang utosan dahil ito ang pinakabata sa kanilang grupo. Hindi nakatiis si Beron sa ganitong uri ng pamamalakad. Kaya naman kinausap niya ang pinsan. Pidong, hindi ko gusto yung ginagawa ng mga baguhang yan ha. Umiwas ka nga sa kanila. Nagdodoble yung trabaho mo eh. Pareho lang naman yung sinasahod mo. Wika ni Beron. Hayaan mo na lang pinsan, mga baguhan yan eh. Saka hindi pa nila alam yung trabaho dito. At isa pa, ako din yung inutusan ni Besor na turuan yung mga yan. Tugon ni Pidong. Pinalampas ni Beron ang pangyayari. Tama nga naman ang sinabi ng pinsan na kailangan turuan ang mga baguhan. Ngunit mahigit isang linggo na ang lumipas. Imbis na matuto, tila nagpapasarap sa buhay ang pangkat ng mga baguhan. Si Pidong ang gumagawa ng kanilang mga gawain. Kaya habang nagtatanghalian ang dalawa, muling kinausap ni Beron ang pinsan. Hindi pa rin ba natututo yung mga trabahador na yan? Parang sumusobra na yata sila. Wika ni Beron sabay tayo. Lalapitan sana nito ang mga kalalakihan upang kumprontahin. Kaso nga lang pinigilan siya ng pinsan. Wag na, insan. Mga kamag-anak kasi yan ni Besor kaya wala akong magagawa. Wika nito ngunit hindi nagpapigil si Beron. Wala akong pakialam. Doon tayo sa tama. Pare-pareho tayong sinisweldoan, Pidong. Kaya sana pantay din ang trabaho. Tugon ni Beron sabay hawi ng kamay ng pinsan. Nang makalapit na siya sa grupo, agad tumayo ang isa sa mga ito at nilapitan si Pidong. Uy Pidong, ikuha mo ha kami ng tubig dun sa balon. Bilisan mo ha! Wika ng isa sa mga ito. Akmang aabutin na sana ni Pidong ang galon nang harangin siya ni Beron. Hindi Pidong, ayaan mo silang kumuha ng inumin nilang tubig. May mga kamay at paa naman kayo, di ba? Biglang napatingin ang lalaki at kwenelyuhan si Beron na siyang pinakamalaki niyang pagkakamali. Nako, naloko na. Busyo, bitawan mo yung pinsan ko. Hindi mo alam yung ginagawa mo. Uwi ka ni Pidong, pero pinatahimik siya ni Beron. Siguraduhin mo lang na pangangatawanan mo yung paghila ng kwelyo ko. Dahil sa oras na magkamali ka, sinasabi ko sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na patulan ka. Uwi ka ni Beron. Galit na galit ang lalaking nakakwelyo sa kanya. Kaya naman inundayan siya ng suntok. Bumagsak sa lupa si Beron at pinagtawanan siya ng pangkat. Ang yabang mong magsalita. Wala ka naman palang binatbat. Pangungutya ni Bosyo. Tumayo si Beron at pinahid ang dugo sa kanyang bibig at nagsalita. Talagang napakayabang nyo. Ngayon pagbabayaran nyo ang ginawa nyo sa akin. Lalong-lalo na ang ginawa nyo sa pinsan ko. Matapos magsalita ni Beron ay biglang naglabasan ang mga ahas sa paligid. Maging ang ilan sa mga kasama nila ay nagsipagtakbuhan ng dahil sa takot. Hindi naman nakalis ang pangkat dahil napapaligiran sila ng napakaraming makamandag na ahas. Isang maling kilos nyo lang. Hindi kayo palalampasin ng mga alaga ko. Kaya kung ayaw nyong paglamayan kayo ng mga mahal nyo sa buhay, tigilan nyo ang pinsan ko at gawin nyo ang trabaho nyo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Ang hirap sa mga ibang tao no, kapag mabait ka or kapag kamag-anak nila yung may-ari ng negosyo, hindi maiiwasan na lumaki yung ulo eh. Kaya nararapat lang na bigyan sila ng leksyon itong si Beron. Kaya naman tignan natin, no, JIP. Update lang, last episode na yung susunod na kwento. Kaya sana naman supportahan natin ang istorya. Muli maraming salamat. Paalam.